tatlong bata ang patay matapos sa ikatlong nasusunog nila matapos masunog ang kanilang bahay sa Quezon City. Yan ang saktong balitang hatid ni Laris Lee. Laris. Tito Johnson, kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong bata sa Caliraya Street, Barangay Tatalon sa Quezon City matapos maiwan ang mga ito sa loob ng kanilang nasusunog na bahay pasa alas 4 ng madaling araw kahapon. Ang isa sa kanila, halos maging abo na ang itsura at hindi na makilala. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng bahay kung saan naroon ang tatlong bata, kanilang ina at amain. Kwento ng nakasaksing kapitbahay, pumasok siya sa bahay ng mag-anak at tinangkang iligtas ang mga ito. Ako, tumulong ako doon sa isa kasi sinisipa yung pinto second floor kung may tao. Pagsipa namin, nabuksan, wala akong nakitang tao eh. Tapos aakit sana kami sa taas, yung apoy, andun na siya sa bungad sa hagdan. So kung tutusin, gusto mong tumulong, paakit, hindi ka na makakaakit eh. Lumabas ako, nga lumundag yung nanay, si Marie. Tapos yun, nakita na lang namin, andyan na siya sa baba. Tapos humingin ng tulong, tapos nung tatakbuhin namin, yun, nagsasasabog na yung taas. Sa lukuyang nakakonfine ngayon sa ospital ang ina at amain ng mga bata dahil sa mga tinamong sugat at lapnos sa katawan. Hindi naman sukat akalain ng tunay na ama ng mga bata ang sinapit ng kanyang mga anak. Tatlong buwan na raw ang nakalilipas nang huli niyang makausap ang mga ito sa video chat. Maglilimang taong gulang na daw sana ang kanyang bunso sa susunod na buwan. Sobrang masiyahin sila, mabait. Hindi po may papaliwanan yung sakit po kasi tatlo yan eh. Sobrang sakit po. Nung nasyak ako, tapos napakusa sa aid. Kaya ngayon po, gara-garansya na. Ayon sa BFP, hindi pa rin tukoy ang pinagmula ng sunog na umakyat sa unang alarma at kasalukuyan pa itong iniimbestigahan. Samantala, nasa morgue ang labi ng mga biktima at planong i-cremate.